Hello po, ako po si Erick Totañez, isa po ako sa mga co-host ng The 700 Club Asia. At kagaya niyo po, naka-lockdown din po kami sa bahay and the whole world is in lockdown. At gusto po namin kayong kumustahin. Kumusta po ang inyong araw-araw na pamumuhay ngayon sa inyong tahanan? At ngayon alam ko, sa darating pong mga panahon, magiging usap-usapan po itong mga salitang lockdown, quarantine, virus, COVID-19, and iba't iba po pong mga salita, mga work from home, home study. Sa amin po, walang masyadong nagbago kasi po yung mga anak ko po ay homeschooled ko, so nasa bahay lang po talaga sila nag-aaral. Pero may mga na-realize po ako no, na patungkol sa buhay. Habang po tayo'y mas marami ng oras sa bahay ngayon, may mga realities po akong realidad ng buhay akong na-realize. Pero kasabay po ng mga realities na ito, may mga naalala din akong mga katotohanan or truths na galing po sa Bible na ang realidad po na ang tao ay limitado. We are limited. Pero may katotohanan po kung naalala kasabay noon. If we are limited, God is limitless. Or God is an unlimited God. Wala po siyang, hindi po natin maaarok ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. It led me to this verse. Let me read this to you in Psalm 147 verse 5. Sabi dito, "Great is our Lord and abundant in strength. His understanding is infinite." His understanding is infinite, unlimited, limitless. In the message version po sabi doon, with limitless strength. Wala hong makakapantay sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. And if we are limited, I realized life is short. Maikli lang po ang buhay natin sa mundo. At naalala ko, kung limitado lang naman ang buhay, maikli lang ang panahon natin sa mundo, it also led me to think na ngayong panahon ito, pantay-pantay po lahat ng tao. Lahat pipila, lahat makikinig, kailangan ho magpakumbaba. It led me to the truth that we are to be humble. Kailangan po ng humility ngayon. Mas naintindihan ko po ngayon yung salitang humility. Naintindihan ko po yung salitang pagpapakumbaba na merong Diyos na mas nakakaalam. May mga authority nilagay ang Diyos sa buhay natin, ang gobyerno, para magsabi na huwag kayong pumunta dyan, hindi safe dyan. It takes a lot of humility po. At since marami tayong panahon ngayon sa buhay natin na mag-stay sa bahay, yung mga dati mong hindi kinakausap, kakausapin mo na. Kung kagalit mo yung asawa mo, lagi mo siya kasama. Kung isa kang anak na galit ka sa magulang mo, wala kang choice. Makikita mo araw-araw ang iyong mga magulang. So, naisip ko ngayon, baka ito yung panahong magandang magpatawad ka. Patawarin mo yung kagalit mo. No, na maisip mo na maikli lang, limitado lang yung oras ko. Mabubuhay pa ba ako sa galit at pagkainis sa mga bagay sa mundo na hindi ko gusto? At naniniwala ako, kinakausap ka ng Diyos ngayon. May sinasabi siya ngayon sa'yo na kung yung mga dati mong hindi kinakausap, dapat mo nang kausapin, eto ngayon ang pagkakataon na kausapin mo din ang Diyos. Kinakausap ka niya. Gusto kanyang sabihan ng isang bagay na matagal niya nang gustong paintindi sa'yo, paalala sa'yo na mahal ka niya. Na sa kabila ng mga pagkaganapan sa buhay natin ngayon, mas lumalalim yung, lalo sa akin, lumalim yung aking karanasan na mahal ako ng Diyos. Na sa kabila ng mga bagay-bagay na ito, mahal niya tayo. Mahal niya ako. Iniingatan niya ang pamilya ko. Pero kung ikaw ngayon, nakakaranas ka ng karamdaman, problema sa buhay, meron kang kaibigan, kamag-anak, kakilala na naapektuhan itong virus na ito, gusto kong sabihin sa'yo na hindi natatapos doon ang pag-ibig ng Diyos. Gusto ka niyang kausapin ngayon at bigyan ng kaligtasan. Kaya kung ready ka na
na tanggapin itong kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Hindi lang to kaligtasan sa sakit, hindi lang to kaligtasan sa crisis na pansamantala. Pansamantala lang po ito. Makakaraos rin po tayo. Ang gustong bigay sa atin ng Diyos na kaligtasan ay kaligtasan sa tiyak na kapahamakan na panghabang panahon. Sabi ng Biblia po, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, at kung sinong manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak or maliligtas at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya kung ikaw tong tao ngayon, ikaw nanonood ka ngayon kaibigan at gusto mo ng kaligtasan, higit pa sa kaligtasang ibibigay ng gamot, ng vaccine, ng pagkain, ng pera, ng seguridad sa mundo, ito'y kaligtasan, security na binibigay ng Diyos sa habang panahon. Gusto kitang imbitahin sa isang maikling panalangin. Samahan mo po ako. Aming Ama sa langit, tinatanggap kita. Tinatanggap ko ang iyong pag-ibig. Ang iyong anak na si Jesucristo, tinatanggap ko sa aking puso bilang aking tagapagligtas. Salamat po sa pagpapatawad sa aking mga kasalanan. Salamat po, tinatanggap ko po ang regalong ito ng kaligtasan at buhay na walang hanggan ngayong oras na ito. Salamat po sa bagong buhay, sa bagong simula, sa bagong pag-asa. Ako'y binago mo sa kabuturan ng aking puso, Panginoon. Ako'y iyong binabagot, nililini. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. At ngayong oras na to, gusto ko naman panalangin yung mga taong nanonood ngayon. Siguro meron ka ng relasyon sa Diyos, kilala mo na siya, pero gusto mo pang lumalim sa Kanya, gusto mo pang lumalim ang iyong kaugnayan sa Kanya, I want to pray for you as well. Let us pray. Heavenly Father, I pray that the people watching right now will have that desire to draw closer to you. This is a good opportunity for us to come to you, to draw closer to you and learn more from you, learn humility, learn gentleness toward God. I also pray that we will develop our prayer life, an intimate prayer life this season, Panginoon, na we are just inside our houses, Lord God. I pray that we will study your word, that we will go to you, God, and we will not turn away from you, that this will create a more intimate, meaningful relationship with you, O God. I pray, Lord God, that our character will be changed, Lord God, like you, Christ-like character, a humble character. Panginoon, salamat po for this opportunity that we are maintaining, Lord God. Palalakasin namin our fellowship, not only to the people around us, Lord God, but our fellowship to you, O God. We thank you, O God, for this time. In the midst of the pain, the hurt, the uncertainty, we believe that there's a God that works in the midst of this impossibility because you are the God of miracles. You are a miracle-working God. And with God, all things are possible. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa inyong lahat. Patuloy po kayong sumubaybay sa amin. At by liking us, following us on our different social media platforms, cbnasia.org, that's our website, and at sa Facebook po, the 700 Club Asia. We are also on Instagram. And then just follow us and be inspired. Stay hopeful. Stay safe. God loves you. See you again next time. God bless.